Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button para updated ka sa weekly upload. Subscribe na! Mga bagay na nakita sa Mars, ipinaliwanag ng NASA. Gustong-gusto ng mga tao ang isang magandang kwento tungkol sa space. Ito ang dahilan kung bakit malikot tayong mag-isip tungkol sa mga hindi pangkaraniwang imahe na nakikita din dito. At kung merong isang pinaka-kontrobersyal sa lahat ng planeta, ito na marahil ang Mars. Mula sa isang cannonball hanggang sa isang jelly donut at alimango. Maraming mga nakakaaliw na mga imaheng makikita mo dito. Nagagawa ng ating imahinasyon na ang mga bato ay magiging mukha at ang mga cosmic rays sa mga alien communication at ang mga ito ay nagpapahanga sa mga siyentista at lumilikot sa isip ng mga conspiracy theorist at mga tagahanga ng mga alien stories. Kamakailan, ang imahe mula sa Mars Curiosity Rover ay nakabuo ng maraming haka-haka sa internet tungkol sa isang hugis alimango na nakatago sa ilalim ng madilim na batuhan. Ito ba isang crab monster sa Mars o isang kakaibang formation lang ng mga bato? Ano sa tingin mo? Kung handa ka na, welcome to What's Viral Today at ito ang unang serye ng Mars Alien Objects Mystery Debunked. Kung interesado ka, bakit pa natin patatagalin? Simulan na natin sa number 1. Ang mukha sa Mars. Ang Viking 1 orbiter ng NASA ay dumaan malapit sa Mars noong 1976 at nakuha ang isang iconic na imahe sa ibabaw nito. Ang pumukaw sa interes ng madla ay malamukhang imahe ng isang tao. Kung mayroon kang isang malikhaing pag-iisip, madali itong makakita dahil mayroon itong dalawang mata, isang ilong, isang bibig at isang kakaibang gupit. Kahit na ito ay medyo mukhang isang batang Elvis Presley, dito maiintindihan mo kung bakit nagawang maisip ng maraming tao na ang mukha ay bahagi ng isang monumentong itinayo ng mga aliens sa Mars. Ang litratong ito ay unang naipublish noong August 4, 2015. Siyempre, hindi papayagan ng NASA ang mukha na ito sa Mars na pumutok na lang sa internet ng walang paliwanag. Buti na lang, klinaro ito ng Mars Global Surveyor noong 2001 sa pamamagitan ng pagkuha ng isang mas bagong imahe ng nasabing mukha. Gamit ang mas bago, mas maliwanag at mas mataas na resolusyon ng kamera, makikita mo ang mas klarong formation ng imahe. Sa madaling salita, ito ay isang mesa o mga mas matigas na bato na naiwan ng isang erosion at hindi isang larawang inukit ng mga relihiyong alien gaya ng iniisip ng marami. Number 2. Isang buto ng hita sa Mars. Isa pang imahe na may mababang resolution ang nakakita ng bagay sa misteryosong planetang ito na ngayon ay inaakalang isang buto sa binti ng isang tao. Ang NASA Curiosity Rover ay nagpadala ng larawan sa Earth noong 2014 na nagpapakita sa imahe ng isang kakaibang rock formation na may hugis ng isang femur bone mula sa isang hita ng tao. Kinakailangang tuloy na ipaliwanag ng mga siyentista na ang kakaibang hugis na ito ay produkto lamang ng soil erosion o paghuho ng lupa dahil na rin sa puwersa ng mga hangin o tubig. Kung ang NASA na mismo ang makakahanap ng mga labi ng tao sa Mars, syempre gugustuhin ng mga siyentista na sila ang unang magbabalita nito sa buong mundo. Number 3. Ang Morse Code. O diba, may Morse Code sa Mars? Ibig bang sabihin, may mga militar sila doon? Ang larawang nakuha ng Mars Reconnaissance Orbiter ng NASA na nakuha noong February 2016 ay nagpapakita ng ilang mga kakaibang pormasyon sa ibabaw ng pulang planeta. Ang madilim, mataas na mga lugar ay mga serye ng mga dunes o mga lupang nabuo dahil sa puwersa ng hangin. Kung titingnan mo ang itsura nito,
aakalain mong ito ay isang uri ng Morse code dahil sa mga tipikal na tuldok at linya ng hugis nito. Sa kasamaang palad, napag-alaman ang code na ito ay walang ibig sabihin at nagtatampok ng di makatotohanang dato. Ang siyentista sa mga planeta na si Veronica Bray ang sumuri sa mga imahe ng June sa Mars at sinabi na kung babasahin ang nasabing code sa Mars, base sa Morse code, ito ang ibig sabihin nito. Number 4, isda sa Mars. Sa susunod na larawan, baka masabi mong, I smell something fishy. Pero huwag masyadong excited, baka mamalikmata ka lang pala. Mayroong isang hugis isda na bato sa Mars, ngunit walang aktwal na isda kang makikita doon. Ang NASA's Curiosity rover ay nakakuha ng kakaibang formation ng mga bato na sabihin nating may kakaibang imahe at malamang pagkakaguluhan ito ng mga UFO at mga alien fanatic. Ang pinagsamang epekto ng hugis ng bato at ang ilaw ng oras na kinukuhanan ng larawan ay nagresulta ng isang kakaibang hitsura. Pero ang NASA ay may gustong sabihin tungkol dito. Sabi ng NASA, ang Mars ay walang sapat na oxygen sa kapaligiran nito at sa iba pang parte nito para suportahan ang mas komplikadong organismo. Sa makatwid, ang mga malalaking fossil ay malamang di kailanman posibleng mangyari. Kaya naman, ang iniisip mong may posibilidad na magkaroon ng mga fossilized na buto at mga hayop sa Mars ay dapat mo nang kalimutan. Number 5, Jelly Donut. Di ko alam kung ano ang magiging reaction mo dito, pero may naligaw na jelly donut sa Mars? Wala ito nung una, tapos biglang ando na nga. Kung isa kang masugid na tagahanga ng mga aliens, ay maaaring sumang-ayon ka sa iniisip ng marami na ang bagay na ito ay may jelly donut na hugis ay isang alien fungus. Pero ang sabi ng NASA, hindi ito alien fungus. Sa before and after na imahe na ito ay nakuha sa Mars ng Opportunity rover ng NASA, makikita mo ang biglang paglitaw ng nasabing bagay. Pero sa wakas ay nalutas na ng NASA ang misteryosong jelly donut na ito sa pamamagitan ng pag-anunsyo na ang biglang paglitaw ng bato na ito ay ang resultan mismo ng rover na maaring nakasagasa ng bato habang nagmamaneho nito. Nakakalungkot lang, hindi pa rin natuklasan ng NASA ang mga merienda sa Mars. Number 6, Blueberries. Walang pwedeng kainin sa Mars, ito ay klaro. Ang mga hematite-rich esperul na nakikita mo sa video ay nakakatuwang mabinyagan bilang blueberry. Nakita ito ng Mars Opportunity rover ng NASA, ang maliit na BB-size na pebbles o mga bato noong 2004 malapit sa Fram Crater. Nakita ng Opportunity rover ang mayaman sa hematite ng mga blueberry na ito na noong 2004, pero nakuhanan din ito ang kakaibang pormasyon na ito noong 2012 sa isang rocky outcrop o isang exposure ng bedrock na pinangalan ng Kirkwood. Ang mga espirul na ito sa Kirkwood ay hindi mayaman sa iron gaya ng mga blueberry. Magkaiba rin sila sa concentration, distribution at structure. Pero ang sabi ng Space Agency, ang aktibidad na ito ay nakakapagtaka. Makikita mo ang resulta ng erosion sa Mars sa ilang mga maliliit na sphere. Number 7, Tadpole sa Mars. Totoo. Ang pormasyon na ito na nakita ng Mars Reconnaissance Orbiter ng NASA ay mukhang isang tadpole o isang yo-yo o di kaya isang similya. Pero sa katotohanan, ito ay isang pabilog na crater at ang buntot na nakikita mo ay unti-unting naiuukit dahil na rin sa paggalaw ng tubig. Masasabi natin na ang tubig ay dumadaloy palabas dahil mayroong kaming impormasyon patungkol sa taas ng lupain. Sinabi ng Space Agency noong Pebrero 2018. Maiintindihan mo ito pag nalaman mo na ang planeta ay may isang mahabang kasaysayan bilang katubigan.
Pero sa kabila nito, masasabi natin na sa kasalukuyan ay hindi nito kayang suportahan ang anumang buhay na amphibian. Ito ang unang parte ng pagpapaliwanag ng NASA tungkol sa mga bagay na nakita sa Mars. Sang-ayon ka ba dito? Baka gusto mong ilagay sa comment box ang iyong opinion. Maraming salamat at abangan mo ang ating ikalawang parte ng video nito. Salamat sa panonood nyo ng video ito. Ipaalam nyo sa amin kung alin sa palagay ninyo ang kakaiba, extreme o sadyang nakakadiri. Interesado kami na malaman ang iniisip nyo sa comments. Panoorin nyo rin ang mga video ito at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat!